living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better day. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Ngayon, ang tips ni Miram Padora para umabot kayo ng 20 years, mag-tip lang guys. Kapita ng mga pagsubok, kapita nila ang isang isa. Dasal lang tayo sa Panginoon guys para umabot tayo ng 20 years ang ating relationship with God, siyempre. Kasi kung wala si God, naku po, matagal na siguro. Dahil sa aming sinumpa, till death do us part. So, pinanindigan na ni Rampador ang ina, ang pangako sa Panginoon nung kami ikinasal, na kahit anong mangyari sa hirap at ginhawa, kami ay magsasama. Ayan. So, eto na guys. Siguro naman nakikita nyo na medyo happy naman kasi makikita nyo naman sa aking aura, ayan. Siguro naman hindi naman ako gaganda ng ganito kung medyo ano, medyo consumption ako sa aking asawa. Meron naman konti, slight lang, ayan. Pero kung titingnan siguro guys, baka ang asawa ko anong consumption sa akin kasi ang kanyang itsura, medyo siya ang hindi masaya na umabot kami ng 20 years. Pero alam nyo guys, ang nakakatuwa kasi syempre si Mommy Sweet talaga ang kumakabit. Kasi kung mahina-hina lang din ang loob ko, siguro matagal na kami naghiwalay. Ayan, katulad ng iba na naging mahina sa pagsasama, kaya maraming naging broken family, siguro dahil hindi nila na-adapt yung sitwasyon sa pang-araw-araw na pagsasama. Ako, mahabang pasensya ko guys, at lalo na ang aking poging asawa. Mahaba kanyang pasensya kasi siguro naman nakikita niya na medyo may pagkatalakera din ang mami, pero hindi naman ganun katalaka-nager, di ba? Naging nager lang naman ako kapag itong aking asawa ay pasaway. Ayan, kasi kung minsan alam niyo naman, modi din yan, ayan, yung kanyang itsura na yan, modi niya, di ba? Ayan guys, ang tips ni mami, number one ay laging put God in the center of your marriage, guys. Laging ganyan. Kaya kapag ako'y galit, tahimik. Tahimik na lang. Para walang gulo. At saka iwasan yung pag-aaway, guys, na paulit-ulit. Yan, yung unlimited. Huwag ganun. Kasi pag-aaway kami ng aking asawa, guys, kung ano yung topic ngayon ng aming pag-aaway, erase na yun. Sunod. Hindi na yun dapat uulitin. Kasi past na yun, di ba? Kaya dapat, ibang away naman. Di ba? Baka na yung away noon, pass na. Gora na sa panibagong rambulan na naman.
Ayan guys, ako na lang siguro talaga ang kumakapit kasi kung ano itong asawa ko siguro kung hindi lang din to akong hindi lang din malakas ang ano tawag doon yung mahaba-haba pang pasensya siguro matagal na rin akong iniwan. Ayan. Oh, di ba? Sabi nga niya guys, kung may akong approve na daw yung ano yung divorce kahit tulog daw siya, pipirma daw siya. Matuloy lang yung aming annulment. Ayan. Pero alam nyo guys, siguro ako lang talaga ang matibay din ng loob. Halos ako na lang din naman ang kumakapit sa asawa ko. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, oh, kapit na kapit. Oh, ayan, oh. Ayan. Makikita nyo. Kapit na kapit talaga. Yung pang tipong kahit iiwanan niya na ako, ay to, nagpapakumbaba pa rin ako. Ay, siya rin naman, kahit ang pinapalayas ko. Ayaw naman ako layasan. Ayan, saya, di ba, guys? May mga action, may drama, ganon. Pero, ganun pa man, sabi, may kasabihan nga tayo, mag-aaway, pero hindi maghihiwalay. Di ba, Papa John? Yeah. Oh, di ba? Dapat ganon. Ay, kayo mas mga mag-asawa dyan, kakapitan nyo yung salitang kasabihan na mag-aaway pero hindi maghihiwalay. Ayan. Kaya ngayon, umabot kami ng 20 years sa aking asawa dahil bahag pareho kami, mahaba ang pasensya at mapangunawa ang mga puso sa isa't isa. Lagi nang panghawakan yung pinangako namin sa altar na dapat ayusin kung anong meron, kung merong problema. Ayan. Dasal lang talaga guys para umabot sa 20 years. Ayan. Kung sasabihin nyo guys, naging masaya naman ako kasi siyempre nagkaroon kami ng isang anak at dalawang anak. Ayan. Kaya talagang sila din naman ang dahilan para pagtibayin ng aming pagsasama. Ayan. Tinan nyo, masaya ba siya? Masaya ka ba, Papa John? Masaya naman po siya guys. Pero yung mukha niya mukhang kinukurot ko sa ilalim ng paa. Sumagot ka, masaya ka ba? Parang gano'n. Ayan, parang napipilitan siya guys, no? Ayan, sige nga. Sige nga, paano ka saya? Paano ka saya? Parang nanalo ka sa loto? Parang yan nanalo sa loto ako guys. Parang natalo naman sa waiting. Ayan. Mamaya magse-celebrate kami guys sa labas. Kakain siguro kami. Hindi ko lang alam kung ano ang plano niya. Kasi ilang araw ko na siya tinatanong kung anong plano sa aming anniversary. Kasi special syempre guys. Dahil 20 years, di ba? So hindi ko alam kung anong plano niya. Sabi ko nga ako na lang kaya. Itatrip ko kaya siya. Gusto ko siya yung hotel. Gusto ko siyang ipasok. Gusto ko pumasok sa hotel. I-hotel ko siya. Kasi parang wala mo siyang plano, kaya ako na lang, titreat ko siya sa hotel. Tingnan namin kung makakatulog pa kami sa 20 years sa hotel. Mag-honeymoon pa ba kami? Ay mukhang menopause na ang lola niyo. may kakayanan pa ba mag-motel guys? Ayan. Ano nga ba, joke? I-hotel ba kita? Ayan, parang wala ka namang plano eh. Sa ano ba gusto? Labas-labas na lang. Ayun, tinan quick, mo. Quick. Oh, kakain na lang kami ng quick-quick, guys. 20 years, kakain ng quick-quick. Kailangan patunayan yung 20 years hotel. Okay. Sasama pa rin tayo. Ayaw niya ako yung hotel, guys. Gusto ko yung hotel. Gusto ko magpatamping-tamping dun sa hotel. Ayaw niya. Ay naman. Kung di ba may asawang ganyan, di ba mag-visit ka? Ligaw, gusto mo i-hotel, masaranasan pumasok sa hotel, tapi siya ayaw. Ayan, gusto ko siya i-hotel talaga. Tingnan natin mamaya. Ganun. Mag-inquire nga ako sa Sobo. Magkano pa si Sobo, guys? Di pa ako nakapasok. Pasok ko kaya doon sa Sobo. Para tingnan ko kung may asin pa kami. Kung may asin pa ba kami sa isa't isa. Ay, nako. Joke lang yun, guys. Pero talaga naman, wala naman yan sa ganda ng lugar na pupuntahan nyo para naman mag-celebrate naman. Para lang masabi na masaya-masaya kayo sa pag-celebrate ng 20 years. Eh, simple lang, guys. Simple lang naman sila ang pag-aralin na. Mababaw lang din naman ang aking kalikayaan. Masaya na ako sa maliit na bagay, guys. Hindi ako mapaghanap.
Pero kailangan dapat, pag nag-date kami, may 10,000 yung aking bulsa. Hindi ako mapaghanap, guys. Ganun lang. Ito nga, itinan mo. Kaya siguro malungkot ang asawa ko kasi wala siyang 10,000. Ay, ewan ko, guys. Ganito lang talaga kami ng asawa ko. Kaya ganun. Kahit may problema, tawa lang kami. Tawa lang din. Ako kasi, guys, pagkalit, ano siya, magtatatalak ako, saglit lang. Pag hindi na yan na-imig, ay di tapos na. Makapago naman magsalita nang wala namang sumasagot. Wala ka namang timang, diba? Kaya ganyan lang yun siya. Pag naaway kami, siguro kung alay-alay lang ako sa pigain niya. Kung hindi lang siguro yan, mapapasensya, sinampiga na ako. Eh, marunong din naman ako magkarapin. Joke lang. Walang ganon. Ayan. Walang ganon ka naman kasi. Nag-aaway lang kami through, ano lang, through sigawan, ganon. Hindi naman pwede magpakahinawan ka lagi na wala na nga kayo pang bayad ng kuryente. Mahinahon ka pa. Eh kung mainit ang panahon sa palagay mo, makakatulong ka ng ayos mo, diba? Siyempre, hindi. Ayan. May kailangan din magtarak-tarak din po. Ganon lang. Pero wag naman na maghihiwalay tayo sa mga maliliit na bagay. Diba? Talaga guys, kung ano yung problema pag-usapan ng ayos. Ayan, yun minsan nga yung anak ko ang iiwan ka rin namin para ano, humaba ang aming pagsasama. Kasi sayang naman, di ba? Nag-umpisa naman kami sa maganda din naman ang samahan. Ano nga naman mag-iiwalay sa pangit na paraan. Ganun na. Dapat laging sweet na yan. Kahit sweet, okay. Nakakalimutan. Napipilitan mo. Sabi ko kasi gano'ng vlog ako. Magmahalan, mahaba ang pasyensya, maging mapangunawa ang puso, at higit sa lahat, laging magdasal para gabayan tayo ni Lord sa habang buhay na pagsasama. Ayan, at isa pa guys, laging dapat isipin ang future ng mga anak kasi sila ang unang-una maapektuhan kapag kayo ay mag-iwalay. Kaya dapat yung babae guys, ang babae, kung talagang gusto ng panghabang buhay, maging pampangunawa. At sa asawa namang lalaki, dapat naman, pag nagtatalak naman ang inyong asawa, manahimik na lang kayo para walang dugo. Saka na lang nyo patulang, gumanti na lang kayo kapag nauna ka. Sindakin mo, sindakan lang yan guys, ayan. Pag nauna mong nasindak ang asawa mo, manahimik na si asawa, gano'n. Kung sino nauna, ayan. Ayan mo lang magtatatalak dyan. Ganon kami ni Papa Joke. Ayan. Pag naunahan naman ako, guys, tahimik naman ako, di ba? Pero pag naunahan ko siya, syempre mas mahaba ang aking talak, di ba? Kaya ganyan na kanyang itsura, guys. Oh. Masaya-masaya siya. Ayan. That's all for now, guys. Ang simpleng tips ni Rampador ang ina ay maging mapangunawa. Ayan. Mahaba ang pasensya at higit sa lahat. Laging iisipin yung inyong pinagmulan kung paano kayo nagmahalan. Ayan. Sayang naman yung mga sinumpaan nyo kung inyo lang kung sayang naman yung inyong pinagsamahan kung inyong babaliwalain lang. Tandaan nyo guys na tayo ay nagsumpaan sa harap ng Panginoon. Kaya laging nyo iisipin yon para maging matibay ang inyong pagsasama. That's all guys. It's Miss Sweet Wazon, ang Rampadora Ina of the Day. Happy 20th year anniversary sa aking asawa. Ayan. Ayan. Napipilitan lang talaga yan siya guys. Ayan. Sweet kapit lang, kapit kamay kami. Hawak kamay till death do us part. Marami palang team song guys is All My Life. Without a doubt I'll give you all my life. Da 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 till I die. Yun guys, ang aming theme song All My Life. Ayan. Bye bye! Happy morning to all. Ayan. Happy anniversary sa amin.